kuya. Malaking problema na talaga dala na Mariong yan. Bakit? Ito si Simon Valencia. Kabo ng wedding dito sa Bagong Pag-asa. Akala ko ba sa'yo mo sa akin, maingat ang mga tao mo? Nagulat din yung mga bata natin sa presinto. Hindi tayo natimbrehan agad. Sige, nakabilis ng Tino. Ihatid ko lang sila sa bahay nila. Rico, thank you, ha? Rico, dito na rin kami. Maglalaro pa kasi kami. Sali ako! Bro, ano mong papabayaan yung mga kaibigan ko? Si Joy, si Grace, si Alfred, tsaka si Rico. Maria Santa Maria. Ito nga. Dapa! Dapa! May kinalaman ka ba dito? Ano ibig mong sabihin? Gusto kong patayin ang sarili kong anak? Oras na malaman ko na may kinalaman ka dito, magbabayad kami. Minaho ka. Mag-ingat ka. Baka pagsisihan mo na susunod sa sabihin mo. Mga fathers, maraming salamat po sa pagpapatuloy sa amin dito ngayon. Walang ano man yun, Zeta. Bukasan mo na stereo para sa inyo. Joy, salamat at hindi ka napahamak. Grabe na yan, Mami, ha? Grabe talaga. At andun pa daw yung anak ni Mayor na si Rico. Buti na nga lang, walang nasaktan, eh. Kawawa naman mga bata yun, sweetheart. Siguro na trauma yung mga yun. Malamang. Tito Mario. Oh, Santino. Hinihintay ko po kayo kagabi. Kaso, inantok na po ako, eh. Ngayon, Santino, madaling araw na kasi ako nakauwi. Tumulong kasi ako sa imbestigasyon dun sa bahay namin. Tito Mario, sabi nga po pala ni Father Anthony, baka dito daw muna po kayo tumira. Kasi baka balikan po kayo nung umatake sa inyo, eh. Ngayon mo, Santino, sa'yo ko lang sasabihin to. Pero natakot ako. Nakita ko ngayon, malaki ang mga kalaban ko. Kung ako lang sana eh, okay lang. Pero andyan si Joy, ang tita Zelda mo. Pwede silang masaktan, pwede silang mapahamak dahil sa ginagawa ko. Santino, litong-lito ko. Tito Mario, kung ano man po yung dapat yung gawin, gawin niyo po. Kasi, lagi naman pong may plano si bro. Salamat, Santino. Tay! Joy! Rico, Alfred, Grace. Salamat. Walang nangyari sa inyo. Oo nga eh. Takot na ako kagabi. Si Mami nga, naiyak pa. Si Tatay di natakot. Pero sabi ko, nadami lang kami. Si Tito Mario lang yung gusto nilang atakihin, di ba? Natatakot nga ako eh. Delikado pa ngayon lagi ang buhay ni Tatay. Si Tino! Si
pa ako. Nabalitan ko nangyari sa inyo. Nag-alala ako. Joy, nakausap ko ang nanay mo. Dito pala kayo nakatira ngayon. Opo, Lola. Mabuti naman. Mga kapatid, siguro ay nabalitaan nyo ng lahat ang nangyari kagabi. Habang nasa loob ng kanilang tahanan ang pamilya ni Mario at Zelda Santa Maria, kasama ang ilang kaibigan ng kanilang anak na si Joy, pinaulanan ng bala ng mga armadong lalaki ang kanilang tahanan. Sa awa ng Diyos, walang nasaktan sa kanila. Pero malinaw ang mensaheng iniwan ng mga armadong lalaking yon, na dapat itigil ni Mario ang kanyang imbestigasyon tungkol sa mga ilegal na sugal dito sa Bagong Pag-asa. Mga kapatid, ano ba itong nangyayari dito sa atin ngayon? Kailan pa namayani dito sa tahimik nating lugar ang ganitong uri ng karahasan? May pakiusap ko sana akong idudulog sa inyo. Kung sana ay tigilan na natin ang pagsuporta sa mga illegal na sugal na yan. Hindi magsusumiksik dito sa bayan natin ang mga yan kung tayo mismo ang aayaw. Naku, Porky, masarap ang buhay nila dito sa ministeryo. Oo nga, malaking tulong sa akin ang wedding, ha? Mga kapatid, samahan niyo ako sa pagkundina sa nangyaring pag-atake sa bahay ng mga Santa Maria. Samahan niyo ako sa pagtutol sa mga illegal na sugal na yan. Samahan niyo ako sa pagkundina sa mga tao na sa poder dahil pinababayaan nilang pumasok sa bayan natin ang mga ilegal na sugal na yan. Sandali lang, sandali lang! Bakit kaya nag-aalis ang kanina yung mga tao? Ano pa? May dumaas sa waiting tulad ko. Kuya pa ako, paano yun? Dahil lang dun, hindi na sila magsisimba? Akala ko tama tong waiting. Yun pala, mali ako. Santino, magpapasama sana ako. Nakakalungkot ang nangyayaring ito, Father Anthony. Maraming umalis sa gitna ng misa dahil sa pagkundina niyo sa illegal na sugal. Ang ibig sabihin lang yan, marami nang nakikinabag sa wedding ngayon. Hindi ko naman sila masisisi. Mahirap ang buhay ngayon, Doña Anita. Tungkulin naming mga pare na lalo pang gabayan ng mga tao dito. Father, hindi ba kayo nag-aalala? Kasi baka mamaya kayo ang gantihan ng mga umatake kay Ma'am Zelda. Wala na akong magagawa doon. Kailangan gawin ko ang aking tungkulin sa bayan ito. Huwag kayong mag-alala, Father. Walang pwedeng gumalaw sa inyo. Hindi ko papayagan yun. Salamat, Mario. Pero huwag niyo akong intindihin. May mas mahalaga kayong dapat gawin. Kayo ni Zelda. Bro, ngayon ko pa lang po nalaman na masama yung pinasukan ko. Sorry po. Dati na po ako kinausap ni Santino. Pero hindi po ako nakinig. Gusto ko lang po tulungan si Lola Bilin. Bro, may gusto po akong gawin. Sana ito yung tama. Ano?
Nagsalita si Father Anthony laban sa akin? Oo, kuya. Dapat daw kundinahin ang illegal na sugal at mga taong nasa puter na pinababay ang magpapasok noon sa Bagong Pag-asa. Sakit talaga ng ulo ang mga paring yan. Kuya, hindi naman nakinig yung mga tao sa kanya. Marami nga nag-walk out habang nagsasalita siya. Robert, hindi mo kilala yan si Father Anthony. Parang Santino yan. Malakas ang impluensya dito sa Bagong Pag-asa. Kapag hindi siya tumigil, eh hindi magtatagal. Makakumbinsin mga tao na kumilos laban sa akin. Anong gusto mong gawin ko, kuya? Gusto mong patay migig ko niya. Ano? Wala kang gagawin. Akong kikilos. Anong balak mo, kuya? Malapit ang eleksyon. Lilinisin ko na yung pangalan ko para walang maibato sa akin yung mga pari na yan. Father Anthony, kung pwede po sana, iiwan po namin si Joy dito. Babalik lang po kami ng porsinto. Huwag kang mag-alala, Mario. Ligtas si Joy dito. Salamat po. Excuse me po. Tito Mario, Nanay Zelda. Gusto po kayo makausap ni Kuya Paco? Ano yun, Paco? Mang Mario, nalaman ko po yung nangyari sa inyo. Paco, ligtas na kami. Pero huwag kayong mag-alala. Gagawin namin lahat para mahuli ang mga yun. Yun nga po eh. Hindi ko na po pababayaan na mangyari ulit yun. Tutulungan ko po kayo. Kamusta na yung investigasyon nyo sa pamamaril kay Mario kagabi? Mayor, batay sa aming investigasyon, yung mga gumawa nito, eh wala naman talagang balak na pumatay. Gusto lang nilang manakot. Sino gumawa? Kailangan ko yung malaman, Hepe. Dahil ang anak ko nandun kagabi. Muntik nang mapatay ang anak ko. Mayor, ginagawa namin lahat ang magagawa namin para matukoy namin kung sino ang gumawa nito, Mayor. Hepe, that's not enough. Eh, puro ganyan sagot mo sa akin eh. Yung pumatay kay Malena, nahuli mo na? Hindi ba sagot mo sa akin ganyan din? Hindi ba, Hepe? Mayor, sa totoo lang ang tingin ko rito, ang mga gumawa nito ay mga huweteng operators dito sa atin. Eh, ganun naman pala eh. Bakit hindi kayo kumuha ng ebidensya para meron kayong mahuli? Hindi puro kayo sat-sat. Hepe, walang pwedeng gumawa nito sa anak ko. Tandaan mo yan. Sige na, trabuhin yan. Sige na. Marius, tingin ko malaking tulong talaga yung impormasyon na binigay sa atin ni Paco. Oo, Zelda. Pero ngayon, kailangan ko maging mas maingat. Kailangan, hindi sila makalata na sa kanya galing yun. Kailangan kong palabasin na galing yun sa mga imbestigasyon ko. Pero at least ngayon, alam na natin kung sino at saan ang babantayan natin. Alam niyo ba, si Father Anthony nagsalita na laban sa wedding. Abay, dapat lang, no? Dapat lang na magsalita si Father Anthony. Dahil yung mga pasugalan na yan, masamang impluensya yan dito. Kahit siyang sabungan na yan, dapat ipasara din yan. Ha? Eh, paano naman kaming mga mahihirap na umaasalag yan sa sugal? Oo nga. Eh, wala namang dinulot na masama yun, no? Puros kabutihan nga, eh. Tulungan niyo ako! Tulungan niyo ako! Ay! 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 Gusto ko lang naman makabawis na talo ko eh. Pwede ka naman maghanap ng trabaho! Hindi mo kami iniintin na anak mo! Puro ka sabong! Kala ko mananalo ko eh. Hindi ko naman gusto mangyari ah. Patawarin mo na ako! Nagsisisi na ako! Patawarin mo na ako! Patawarin mo na ako eh. Mario, Zelda, kailangan daw tayo dito mamayang gabi. Oh. Para saan? Si Mayor, magsasalta sa harap ng tao. Eh, may malaking anunsyo daw. Anunsyo? Sige, alis na ako ah. Siguro hindi muna tayo magkikita ng madalas ngayon. Tulad ng biling ni Mang Mario. Oo nga, Kuya Paco. Marami ka lang nalang na nagsisuspect sa hal. Kuya Paco, ingat ka ha. Oo naman.
Tsaka si Tino. Sorry ulit kung paano kita kinausap noon, ha. Wala yun, kaya pa ako. Pero ang gusto kong malaman mo, proud ako sa'yo. Salamat. Bro, thank you po, ah. Kasi okay na po kami ni Kuya Paco. Yun nga lang, kailangan niyang umiwalay sa amin para hindi siya mahalata ng mga umatake kay Tito Mario. Santino, may mga sakripisyong kailangan gawin para lumabas ang katotohanan. Kadalasan, iba yung tapang at lakas ng loob ang hinihingi sa atin para magawa ito. Fathers, Enrique, anong may paglilingkod namin sa inyo? Father Anthony, nakarating sa akin yung sinabi niyo sa sermon kanina. Nagpapasalamat ako na nabalitaan mo yun. Yun naman talaga ang gusto kong mangyari, ang makarating sa iyo ang mga sinabi ko. Father Anthony, hindi ko alam kung maniniwala kayo o hindi, pero gusto kong iklaro sa inyo na wala akong kinalaman sa wedding o anumang illegal na pasugalan na nangyari dito sa Bagong Pag-asa. Nakapagtataka lang, Mayor. Paano makakapag-operate ang mga yon kung walang basbas ninyo? Alam mo, Father Ringo, hindi ko rin alam. Pero isipin na lang sana na muntik mapahamak ang anak ko kagabi. Ngayon, kung mga wedding operators nga ang may pakanan nito, ano ba namang klaseng ama ko kung sarili kong anak ay papahamak ko? Hindi po ba? Enrique, kung susugpuin mo ang illegal na sugal dito sa Bagong Pag-asa, maaasahan mo ang pananahimik ko. Father Anthony, fathers, meron na po akong solusyon dyan. Mamaya magsasalita ako sa taong bayan. Sana naman makarating kayo. Sige po, aasahan ko kayo. Baby, si Mayor magsasalita daw mamaya sa munisipyo. Okay, tapos? At meron siyang mahalagang announcement. Okay, tapos? Ha? Bakit, baby? Parang wala kang pakialam sa sasabihin ni Mayor, ha? Hindi kaya ata interesado. Eh, bakit naman kaya ako magiging interesado? Makakabenta ba naman ako din sa tindahan ko pag nakinig ako sa inyo? Oo nga. O, hindi naman, di ba? Ay, naku, baby. Kaya hindi umuulad ang bayan natin eh. Kasi ang mga iniisip lang natin, puros mga sarili natin, hindi ang kapakanan ng lahat. Oo nga. Apa? Makabayan pa lang mga ito, Mami, ha? Talagang gusto yung umunlad ang bayang ito, no? Opo, makakatulong naman tayo eh, no? Alam nyo ba kung paano? Paano? Abay, magbawas tayo ng populasyon. Dahil overpopulated tayo, edi, uumpisahan ko na ngayon ang pagbabawas ng populasyon, ha? Sasalukin ko mga pagmumukha ninyo, eh! Mga kababayan, hindi na po biro ang nangyari kagabi. Nang inatake ng mga armadong kalalakihan ang bahay ng ating mag-asawang pulis na si Mario at si Zelda. Sa sinamang palad, naroon po ang aking anak na si Rico nung nangyaring insidente. Ngayon po ay hindi siya makalabas ng bahay dahil sa trauma na kanyang na-experience sa pangyayaring yon. Hindi po ako papayag ng ganito. Kailangan pong buwagin ang wedding at illegal na pasugalan o sugal dito sa Bagong Pag-asa. Ako po ay magdedeklara ng gera or all-out war laban sa sugal
at illegal na wedding sa Bagong Pag-asa! Dahil dito, mula na rin sa mungkahi ng ating mahal na hepe, ako po ay bubuo ng special task force. Ang gagawin po nito ay tututok lang sa pagbuwag ng wedding at illegal na sugal dito sa Bagong Pag-asa. Ito po ay kikilos independently. Ang ibig pong sabihin, hindi po mag-report sa aking opisina, hindi po hihingi ng instruction sa aking opisina, dahil ang gusto ko po ay walang santuhin itong task force na to. Kahit po na ako ay pwedeng imbestigahan. At bilang head ng task force, ina-appoint ko po si Mario Santa Maria. Mario, inaasahan namin bubuwagin mo itong sugal at kwete. Sana naman mo kayong bibiguin. Akala ko baka kampi natin si Mayor. Eh, anong ginagawa niya? Ergo, relax ka lang. Alam ni Kuya ginagawa niya. Kinakabahan ako. Pwede. Sabihin mo sa akin kung anong plano ni Mayor. Ninyo magkapatid. Ergo, watch and learn. Yes, yes, boss. Sige, Mayor. Salamat, Efe. Mayor. Oh, Mario. Bakit mo ginawa to? Magaling. Nagawin akong head ng task force. Mayor, anong palabasan naman to? Mario, head ka ng task force. Ngayon, kung gusto mo akong imbestigahan, bahala ka. Gaya ng sinabi ko, kikilos kayong independently. Ang kailangan ko lang ay resulta. Kailangan ko mahuli niyo yung mga taong yan. Mario, pareho tayo ng hangarin. Yung katahimikan ng Bagong Pag-asa. Alam mo, Mayor, masarap pakinggan ang sinasabi mo. Pero nahihirapan akong maniwala. Alam ko, Mario, hinahanap mo ako ng motibo kung bakit ginawa yun. Aminin ko sa'yo, si Rico ang motibo ko. Dahil muntik siya mapahamak dahil doon. At wala akong ibang maiisip na gagawa yun doon kundi mga wedding operators. Na ayon sa'yo, na pinaprotektahan ko. Ngayon, Mario, ano kaya magiging pakiramdam ng anak ko kapag narinig niyang sinasabi niya sa akin? Na yung kanyang tatay mismo ang nagpoprotekta sa mga taong muntik nang pumatay sa kanya. Kaya Mario, nagtayo ko ng task force na to para sugpuin lahat yun. Mario, isa ka rin ama. Siguro naman eh, naiintindihan mo. Ako lang gusto ko na mangyari eh. Once and for all, malinis ko ang pangalan ko sa anak ko. Di ba, Mario? Wala, yun ang gusto marinig. Ano? Mas hanapin mo sila. Kaya ka nga nandiyan para bantayin yung dalawang yun eh. Eh, sino bang inaabangan natin dito? Yung bagong kabo dito, si Javier Bustamante. Tama ang sinabi ni Paco. Diyan sila mag-aantay ng koneksyon.
at dyan sa loob ng van na yan, dyan nila bubulayin ang resulta ng wedding. Bye. Taas mga kamay! Papulis kami! Takbo na! Bilis! Huwag kang magpapahuli. Ebidensya yan. Presti ka ako! Meron akong good news, Mayor. Ang Task Force Buhawi, impusod sila ngayon ng isang kabo ng wedding. Mga fathers, nabalitaan po namin, sina Mario at Zelda nakipaghabulan sa mga operator ng wedding. Baba!